mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban. Pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masasamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin sa Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan, na babatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan.
yung aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang maliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagaan ng ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas." Sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?"
Tanong ng mga Pariseo, meron bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang ang walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksit ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung ano ang inilalagay sa isip, siyang pinaniniwalaang pilit. Kung ano ang inilalagay sa isip, siyang pinaniniwalaang pilit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang nais ipabatid ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Gaya na lang ng kwento ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Narinig natin yung panalangin ni Jeremias. Ba't ba siya nagdadasal? Ba't ba siya nananalangin? Ang mga saserdote at ang mga tao ay galit na galit at nais patayin si Propeta Jeremias. Dahil pinangangaralan sila tungkol sa kanilang masasamang ginagawa. Pinagsasabihan sila na magbago at magbalik loob sa Diyos at wag nang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Masama po ba yon? Hello? Masama bang mangaral? Masama bang magsabi na mali ang ginagawa mo? Ba't ka nagagalit kapag tinatama ka? Ba't sumasama loob mo pag sinasabihan kang mali yan? Ba't ka nagtatampo kapag kinokorek ang ginagawa mo? Ganyan. Ganyan ang pakiramdam ng mga tao at saserdote na pinangangaralan ni Propeta Jeremias. At sa kanilang galit, nais nila siyang patayin. Grabe, no? Ngunit, ayaw pakinggan ng mga tao at mga saserdote si Propeta Jeremias dahil para sa kanila, siya ay isang bulaang propeta. Yan ang iniisip nila kay Propeta Jeremias. Kaya hindi nila mapakinggan at hindi nila mapaniwalaan ang sinasabi nito dahil iniisip nila bulaang propeta si Jeremias. Ito yung nasa isip ng mga tao. Kahit na galing sa Diyos ang pangaral ni Propeta Jeremias, kahit na mula sa Diyos ang kanyang mga itinuturo, hindi kaya ni Propeta Jeremias baguhin ang kanilang pag-iisip. Kaya nga, ganun na lang ang pagdadasal ni Propeta Jeremias. Ganun na lang ang kanyang pagsusumamo sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Pinauubaya ko po sa inyo
ang aking gawain. Sa panalangin ito ni Jeremias, sinasabi niyang alam ng Diyos ang laman ng isip at damdamin ng bawat tao at hindi niya sila mabago kung kaya't ipinagpapa sa Diyos niya ang mga ito. Totoo naman, alam ng Diyos ang laman ng isip at damdamin natin. Alam niya sinong galit. Alam niya sinong nagtatampo. Alam niya sinong may mahalay ang isip. Alam niya sinong nagdadamdam sa atin dito ngayon. Alam ng Diyos, pero hindi yan kayang baguhin ng Diyos. Hindi yan babaguhin sa iyo ng Diyos. Ikaw ang magbago. Ikaw ang mag-alis sa mga bagay na nilalagay mo sa iyong isip. Kung ano ang nilalagay sa isip, siyang pinaniniwala ang pilit. Samantala, sa ating ebanghelyo, magkakaiba naman ang pag-iisip at iniisip ng mga tao. Kung kaya't sila'y nagtatalo-talo, di ba? Pag magkakaiba kayo ng pag-iisip, iba-iba kayo ng opinyon, nagtatalo-talo, yan yung nangyari sa ating ebanghelyo. Yung iba, para sa mga nakarinig kay Jesus, siya ang Mesiyas. Pero, may iba naman, duda. May iba, ibang pag-iisip at ibang iniisip. Kaya nga ang tanong nila, maaari bang magmula sa Galilea ang isang Mesiyas? Hindi ba sinabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Ang hindi nila alam, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang hindi nila alam, si Jesus, ang kanyang ama na si San Jose, ay mula sa lipi ni Haring David. Hindi nila alam yon. Wala sa isip nila yon. Pero ang mga Pariseo, kumbinsido na hindi si Jesus ang Mesiyas. Mabuti na lang, andoon sa pangyayari si Nicodemo. Na bago nangyari yon, nakatagpo niya si Jesus. Kaya naman, ang depensa ni Nicodemo para kay Jesus, labag sa ating kautusan ang hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Sadya namang hindi makahahatol ayon lamang sa kung ano ang iniisip ng isang tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin masungit ang isang tao dahil hindi lang umiimik. Ganyan tayo eh, di ba? Hindi ka lang inimik. Oh, ang sungit. Baka naman may pinagdadaanan lang. Di ba? Baka naman hindi ka lang napansin. Hindi mo rin pwedeng sabihin stricto ang isang taong nangangaral. Baka naman nagmamalasakit lang sa'yo. Baka naman ginagabayan ka lang. No? Huwag mong gawin yan. Masama yan. Oh? Hindi pagiging stricto. Alisin mo sa isip mo yun. At hindi rin naman tama na paratangang madamot ang isang taong hindi nagbigay. Baka naman nadala na sa'yo. Tuwing magbibigay sa'yo, no, makikita ka pagtapos nasa sugalan. Binibigyan ka pero lagi kang lasing. O kaya, baka kaya ayaw ka nang bigyan kasi hindi ka marunong magbayad. Hello? Ha? Huwag mong sabihing madamot. Dala na lang sa'yo. At mali din ang magtampo sa Diyos at isiping hindi pinakikinggan ang iyong panalangin. Baka naman pinag-iintay ka lang.
Huwag mong isiping madamot sa iyo ang Diyos. Huwag mong isiping pinagkakaitan ka ng Diyos. Baka naman sabi ng Diyos, wait lang, mahina ka laban. Hindi ngayon. Baka sa isang araw, baka sa isang taon, maghintay ka lang. Kaya nga, ang sabi ni Nicodemo, kailangan munang litisin. Anong ibig sabihin pag nililitis? Inaalam yung bawat panig. Hindi lang yung nalalaman mo, alamin mo ang bawat panig. Sa ibang salita, kilalanin, alamin, kilatisin. Dahil hindi mo mahuhusgahan ng tama ayon lamang sa iyong iniisip at paniniwala. Alamin mo kung anong nilalagay sa isip, siyang pinaniniwala ang pilit. Minsan ganyan tayo. Iniisip natin, hindi natin kaya. Iniisip natin, mahina tayo. Iniisip natin, kawawa tayo. Bakit yan ang nilalagay mo sa isip mo? Sa halip, isipin mo, kaya mo. Sa halip, isipin mo, malakas ako. Sa halip, isipin mo, gagaling ako. Isipin mo, no? Mapagtatagumpayan ko ito. Dahil kung anong iyong ilagay sa isip, siyang paniniwalaan mong pilit. Mga kapatid, ito ang nais ipabatid sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Ano mang ilagay sa isip, siyang paniniwala ang pilit. Dahil ang isip ay makapangyarihan. Nagagawa nitong paniwalaan ang anumang ilagay mo dito sa iyong kaisipan. Katotohanan man o kasinungalingan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na
kayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1:30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating official na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa ay gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang paanyaya sa atin ngayong Kwaresma, maglinis ng isip at damdamin. Sapagkat pagmalinis ang isip at damdamin, lahat ng gagawin ay mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga nahihirapan, may pinagdadaanan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Pinarangal ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nilulwalhati ka namin.